Hello mga kaokay, ngayong araw nga ay babiyahe na naman kami ng Siargao. Madaling araw na nga rin pala ito at hindi pa nga rin talaga ako natatapos sa pag-iimpake. Tulog na nga nung time na to si Foodpanda Rider habang ako ngay nag-iimpake para ng aking mga kagamitan. Syempre makalimutan na nga ang lahat, wag lang talaga itong BioFresh soap. Napakabilis nga lang di talaga ng oras at 2 oras nga lang di talaga akong nakatulog. Napakasarap pa nga sanang matulog kaso nga lang ginising na ako ni Foodpanda Rider. Di na nga rin pala kami naligo sa sobrang aga. Ngayong araw nga din pala yung event na pupuntahan namin dahil isa nga rin talaga ako sa magiging judge. Alauna ng hapon pa din naman mag-i-start ang event. Pero inagahan na nga namin yung pagbiyahe para makapagpahinga pa nga kami pagdating namin sa Dapa. Gawa nga ng napakaaga pa nga ngayon kaya hindi na kami nakapag-umagahan kanina. Buti na nga lang at meron nga nagbebenta dito ng taho at saktong-sakto dahil napakainit pa nga. Kaya bumili na lang din kami para kahit papaano ay magkaroon nga ng laman yung aming tiyan. Nandito pa nga rin pala kami ngayon sa labas ng pier at inubos na muna namin yung taho bago nga kami pumasok dito. Kagabi nga rin pala ay nakakuha na kami ng ticket na nagkakahalagang 470 pesos. Tapos nakapagbayad na rin kami ng terminal fee na 30 pesos. Kaya naman dire-diretso na rin kaming pumunta dito sa lancha. Alam nyo ba, munti ka na naman nga kaming maiwan. Buti na nga lang di talaga at muntikan nga lang dahil kung hindi, nako. Dahil nga na-invite kami sa isang event, kaya naman libre nga rin yung aming pamasahe ngayon ni Foodpanda Rider. Bali back and forth nga na pamasahe yung libre sa amin. Plus hindi nga lang din yun dahil libre nga rin kami ng accommodation plus pagkain pa namin. Kaya naman for the go talaga kami ni Foodpanda Rider. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit pabalik-balik nga kaming bumabiyahe dito sa Siargao. Pero this time hindi na muna kami pupunta ng Corregidor Island, baka kasi sabihin nyo sa Corregidor na naman kami. Siguro nga dahil nasanay na nga rin talaga kayo na palagi nga kaming pumupunta doon. Anyways, nandito na nga kami ngayon sa Dapa at 7:30 nga ay nakarating na kami dito. Di na nga rin kami nagpasundo at tumakay na lang din kami ng tricycle. Natimingan nga rin talaga itong nasakyan namin dahil napakadaldal nga ni Kuya. Nandito na nga rin pala kami ngayon sa pag-iistehan namin. Tapos at chinek na muna yung room kaya naghintay na din muna kami saglit. Di na nga rin pala kami nakapag-video pagpasok namin sa aming room. Dahil talagang kinapoy na nga kaming dalawa ni Foodpanda Rider. At natulog na nga rin kami muna. Nagset na nga lang din pala kami ng alarm. Kaya nagising kami ng 10 a.m. At pagkagisingan namin, gibati na namin yung kagustlaan. Kaya naman, pumalik na rin kami dito sa may sentro. At kumain na muna kami ni Foodpanda Rider. Nakalimutan nga rin talaga namin na may free nga pala kaming pagkain dito. Siguro nga, dinideliver na yun sa amin kanina kaso nga lang nakatulog kami. Kaya hindi na rin talaga namin nakuha yung aming pagkain. Pero nung time na to, ibinigay na nga sa amin ng staff. Sayang nga lang di talaga at nakakain na kami kanina ng breakfast. Di bali na lang dahil makakain pa naman namin to mamaya. Maaga pa nga lang di talaga to pero prepare na nga rin ako para hindi kami malate sa event mamaya. Si Foodpanda Rider na nga rin talaga yung aking taga-plancha. Sa ngayon nga siya yung aking dakilang assistant. At hindi nga lang assistant dahil dakilang videographer at photographer ko nga rin yan. Eto nga pala yung magiging outfit ko ngayon. Alam nyo ba na puro lang di talaga yan ukay-ukay. Mula sa trouser, crop top at saka sa blazer nga ay puro lang talaga yan ukay-ukay. Pati nga rin yung gagamitin kong bag mamaya ay ukay-ukay lang din. Except lang talaga dito sa boots. Nako, isang araw din talaga akong naglibot-libot sa syudad para nga lang di talaga maka ukay ng ganito. Mas napapagastos nga rin kasi talaga ako kapag brand new nga yung aking binili. Napakatsaga ko nga rin kasi talaga sa pag-uukay dahil alam nyo naman napakahilig ko nga rin talaga sa mga ukay-ukay. O diba, bahalag baratuhon basta kay Hilas. Alas 12, mahigit na nga rin pala nang matapos kami sa pagpre-prepare. Siyempre, bago nga kami umalis ay nagpabango na muna kami. Maaga nga kaming pupunta sa event para talagang hindi kami mali. Mahaba-haba pa naman yung time kaya naman nakuha pa nga rin talaga naming magpicture-picture dito. Katarong ni Magporma tapos na-invite ka sa isang event pero asay ka kaya kaon is life talaga para sa imo. May pagkain nga rin talaga akong inireserve at nasuksok pa nga dito sa itlog ni Ogbo Queen. Hello mga kaokay, na-invite na naman nga akong mag-judge ngayong araw. Nandito na nga kami ngayon sa venue at hindi nga namin alam kung saan kami papasok, I mean saan yung entrance. Medyo nahirapan pa nga kami kanina sa kalisod ay nandito lang pala. Pero sa totoo nga lang ay mali talaga yung entrance na nadaanan namin. So sobrang early nga rin talaga namin, mabibilang pa nga rin talaga yung mga taong nandito ngayon. Kaya naman nakuha pa namin mag-picture-picture kanina. Pero ika nga nila, it's better to be early than never. Oh.
Nagsidatingan na rin naman yung mga tao kaya medyo marami na nga rin talaga kami ngayon. At nung time na to'y mag-i-start na nga. Yung una nga ay sa Surigao City mismo naganap ang Youth Biodiversity Summit. At ngayon nga ay dito naman sa Dapa Convention Center. Nagbigay na nga rin pala ng paminsahe si Vice Governor Honorable Eddie Gokyangke. Napakaswerte nga rin talaga namin dahil nabigyan nga rin kami ng kanyang parigalo. Kaka-start ka lang din talaga ng program pero kain is life dahil nagugusla na nga kami. Kaya habang nakikinig ngay, kumain na nga rin muna ako. Kahit hindi nga naka-attend ngayong araw si Governor Lyndon Barbers dahil sa sobrang busy nga niya at hindi na talaga kinaya ng kanyang time pero may paminsahe pa rin nga siya para sa mga kabataan dito sa Siargao Island. Yung araw nga ay gaganapin ang Biodiversity Forum Dance Contest for Environment kung saan kami ngayong magjudge at syempre Mini Jump for Biodiversity dahil mainihanda nga rin talaga silang mga special guest na galing pa talagang Cebu. Mamaya nga rin talaga makikita nyo kung unsa kalingaw ni nga event. Kaya wag nyo muna tong i-skip ha. Kanina nga pala ay pinakilala na lahat ng mga contestants para sa Dance Contest for Environment. Bago nga simulan ang dance contest, pati nga kami rito ay napasayaw din. This time naman ay pinakilala na nga kaming mga judges at ako nga yung first judge. Ito nga yung event na hindi ka lang malilingaw dahil marami ka nga rin talagang matututunan. Mga kaalamang, kailangan mo rin talagang matutunan para sa ating environment. Dahil kung minsan, isa na nga rin talaga tayo sa mga nagiging rason kung bakit mas lumala nga yung problema natin sa ating kapaligiran. Tamang-tama nga rin talaga itong event na to para mamulat nga rin talaga yung mga kabataan at magsilbing aral nga rin talaga sa kanila tong event na to. Grabe nga rin talaga tong event na to dahil hindi ka talaga magugusla. Hindi ko na nga rin talaga mapugnan basta may pagkain sa harapan ko, ikinain ko na nga rin talaga to. Ewan ko din ba talaga dito sa aking chan, kakakain ko nga lang din kanina, ngayon na may kumain na naman nga ako. Enjoy na enjoy nga rin talaga ako habang pinapanood ko nga itong mga contestant. Hindi ba namang hindi mag-enjoy dahil sa dami nga nilang mga pasabog? Deserve nga rin talaga nilang lahat na manalo. So, syempre lahat naman di talaga ay nag-effort. At ngayon nga isa-isa na rin kaming tinawag ng mga hurado at binigyan nga kami ng plaque of appreciation. An honor lang di talaga na maging part nga ng event na to. Kaya't laking pasasalamat ko nga lang di talaga sa Provincial Government of Surigao del Norte sa pangalawang beses na pag-invite sa akin bilang judge. At eto na nga ang pinakahihintay ng lahat. Nandito na nga sa harapan namin ang XBD bus. Na grabe, sa simula pa lang talaga ay grabe na yung tawa namin. Nangari talaga ako sa napagtripan dahil yung aking inumin plus yung tinapay kong pinakatago-tago dahil pang-snack ko yan mamaya. Ay eto't kinuha nga ni Ugbo Queen. Isa sa uli pa nga niya, sala sa akin, pero sabi ko yak kasi nanimaho na yun ang itlog. Pero sabi ni Ugbok Queen ay inoven nga lang daw niya sa kanyang itlog yun. Nagtataka nga rin talaga ako kung bakit Ugbok Queen nga ang tawag sa kanya. Yun pala, dito sa show nga nila ay palagi talaga siyang nauugbok. To the point na maaawa ka nga sa kanya. Pero sobrang matatawa ka na lang din. Anyway, salamat nga lang din pala dito kay Ma'am Quickie Scorpio na siya nga rin talaga yung rason kung bakit nga ako nandito na naman. Tawa ko nung pinahawak ka kay Panda Rider yung dalawang itlog. Gabi na nga pero patuloy pa rin talaga ang kasiyahan. Lahat nga ng mga kabataang umattend dito ay may free food nga rin. And this time nga ay dinner time na kaya dito't kumain na rin kami. Ang dami nga rin talagang mga pagkain na nakahanda dito. Kaya sobrang nabusog nga rin kami. Pagkatapos nga namin kumain ay continue pa rin nga yung show. At eto't may namimigay na nga ng nipple pad. Kaya nga at hindi yung tinapon dito banda sa amin dahil ako talaga yung sasalunod. Performer itong Kaki Band na syempre nagmula nga sa Surigao City. Habang nagpe-perform nga sila, enjoy na enjoy nga rin talaga yung mga kabataan dito. Di ko nga rin talaga inaasahan na ang dami nga makakilala sa amin dito. Ang dami nga rin talagang nagpa-picture yung iba, hindi na namin na video pa. Kaya shout out na lang din sa inyong lahat and maraming maraming salamat. Grabe lang din talaga itong event na to, bukod nga sa ang dami mo nang natutunan, sobrang mag-i-enjoy ka pa. And this time nga ay bumalik na naman nga itong mga XBD Band. Thank you.
in-announce na nga rin pala yung mga nanalo sa dance contest kanina. And congratulations nga pala sa mga nanalo. Again and again, maraming maraming salamat Provincial Government of Surigao del Norte sa pag-invite sa akin dito. Nang matapos na nga ang event, ay lumabas na rin kami ni Pudpanda Rider. At dito nga sa labas ay nakita nga namin itong mga XBD bus. Pero di ko na rin talaga pinalampas ang pagkakataon at nagpa-picture nga ako sa kanila. Hello mga ka-ukay! Welcome to Surigao! Ukay-ukay! Ibarato na, kawatan ka! Usay, ibalin pa! Huwai! Di ko nga rin talaga inasa na same lang pala kami nang uuwian nitong mga XBD bus. Dahil same lang pala kami nang pinag-iestehan. Nakarating na nga rin pala kami ni Pudpanda Rider at eto nga't ang dami nga naming mga pagkain. Yung pre-breakfast at saka lunch kasi namin kanina ay hindi nga namin nakain. Pagdating na kaagad namin kumain na nga rin kaagad si Pudpanda Rider. Maroto mga ka-ukay, please like and follow!